may kagagawan po nito. Mga taong nakapaligid din kay Leyla de Lima ang nagpapatay. Kahit sabihin natin ang mga general na sinasabi niya, eh mga retirado, may mga tauhan pa po yung nakapwesto. Pakinggan po na natin ito, then pakishare na lang guys. Robert, yung kanina, 100%, marami nakarinig, isitaan ako ng BGMP, patayin daw ako. Opo kuya. Sanda pong kain pa yung pagkano naman ni Department of Justice, Sige kuya, kukuntakin ko ngayon ni Secretary Minardo Guevara. Pagkatapos natin, kukuntakin ko ngayon. Kung may mga witness, marami nakarinig ha. Apo, kukuntakin ko ngayon. Apo kuya. Apo kuya. Kuya. Ayon, ang sinasabi po niya, gusto daw silang ipapapatay. Dapat kaninang umaga, hinugot na daw sila dyan sa Camp Aguinaldo ng pwersa di umano daw ng taga BGMP na gusto siyang ipayari. Kaya po guys, sana makarating ito sa taas. At alam po naman, marami naman tayong kaibigan na nanunood na mga follower natin at mga kaibigan natin sa nasa government ngayon na mga top official na malalapit sa Pangulo, sana bigyan nyo ng protection ang mga witness. Huwag nyong sayangin ang ginawa ninyong pagpapile ng kaso, pagpapakulong nyo kay Leyla de Lima nang dahil lang sa babaeng yan ay mapapatay ang mga natitirang testigo. Huwag natin sayangin. Huwag ho natin sayangin. Sayang ang tao. Ang tingnan ni Herbert ko lang ko nung nag-uusap kami ng mga past day, ninyo ako, willing na akong mamatay. Handa ko nang harapin kung ako'y papapatay ng kalaban. Pero isa lang ang gusto kong mangyari, sabi niya, magkaroon ng kabuluhan ang kanyang kamatayan. Yun ang sinabi niya. At yung mga hindi niya pa nasasabi po, halos na ikwento niya na po sa akin. Ngayon, yung mga nakwento niya sa akin, sasabihin niya na raw yun sa korte. Lahat. Kaya nga mayroon pagkakataon guys, may mga pag-uusap kami ni Herbert na umiiyak yung mama. Wala siyang sinasabi na ninyo, ibakir mo ako. Wala, walang ganun pakiusap. Simple lang yung pakiusap niya. Tulungan siya na mapagbigyan siya na makapagsalita muli at mabigyan siya ng protection. Para lang lahat ng baho, may ebidensya siyang hawak, lahat mayroon siyang documented kung paano ibigay ang pera, mga Hermes na bag, mamamahalin na bag kay Leyla de Lima. Ayon ho yan kay Herbert Kulangko. At yung paninira, natatandaan niyo po ba guys, yung nangyari kay Colonel Espinido, Juby Espinido, na kung saan binawit si Colonel Juby Espinido sa Narcolis. Kung natatandaan niyo po yun, napag-usapan din po namin yun ni Herbert Kulangko kung sino, kung siya ba'y naniniwala na si Colonel Juby Espinido ay connected sa drugs, ay kasaprotektor. Malinaw pong sinabi niya, ang nasa likod po ng mga demolition ngayon kay Colonel Juby Espinido ay itong mga galamay ni Leyla de Lima. Malinaw pong sinabi niya, kahit si Colonel Espinido hindi pa kami nagkakausap o nagkakatext, pero alam ko makakarating kay Colonel Espinido ito. Sana guys, huwag natin hayaan mapatay si Herbert Kulangko ng kalaban ng pamahalaan. Bigyan natin siya, ipagdasal po natin si Herbert. Kanina nga sabi ko, Kuya Herbert, magdasal ka. Mas mabisa ang pagdarasal at pananalig sa Poong May Kapal. Pero guys, sa mga nanonood, samahan nun natin ang pagdasal sa kanya nang mabigyan sila ng kaligtasan at nang maisibulat nila ang tunay na pangyayari. Ako alam ko na yan kung sino ang anong mangyayari kay Jobert, eh Herbert, binigyan niya na ako ng mga pangalan eh. Abangan niyo po sa mga susunod na araw. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, guys. Una sa lahat, ito pong video ito, itong usapan namin ni Herbert Kulangko, nangyari po ngayon, ngayong buwan po na to, itong araw na to, April 2, araw po ng Good Friday. Kaninang umaga, nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari. Di umano daw, ha, ayong kay Herbert Kulangko, dyan daw sa Camp Aguinaldo. Pilit daw silang kinukuha ng BGMP at
may mga allegation pa na gusto silang papatay ngayon. Sana dito sa video na to na mapapakinggan ninyong audio link na to, sana ang gawin ng pamahalaan, huwag niyong hantayin na lahat ng testigo laban kay Senator Laila De Lima ay lahat ay magkandamatay. Pangalagaan ninyo, huwag niyong sayangin na ang mga testigo ay unti-unting mapatay. Tandaan ninyo, isa nang napatay maliban kay JB Sebastian na ang sinasabi positive daw sa COVID. Pero doon sa mga nakausap ko eh hindi naman daw positive. Para lang masabing positive, pinatahimik daw. Yun ang allegation na sinasabi. May mga conversation tayo niyan. Ngayon guys, isa lang ang gustong mangyari ni Herbert Colangco. Okay lang daw sa kanyang mamatay basta't ang kanyang mangyayari sa kanyang pagkamatay sa kanya ay merong kabuluhan. Itong kabuluhan na to, ang gusto niyang mangyari, yung tipong something na maibulgar niya ang lahat-lahat ng nalalaman niya. At wala po siyang hinihinging kapalit para mapardun siya. Wala siyang hinihinging pabor sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Malantad lang ang lahat ng kalokohan ginagawa ni Laila De Lima. Yan ho ang gusto ni Herbert Colangco. Base po doon sa aming pangapag-uusap. Noong mga past day, nung mulang nilabas natin yung kanyang video message, hindi na po siya naglabas dahil yun na rin po ang advice ko sa kanya hanggat maaari huwag nang gumawa ng ganun. Lahat ng mga usapan namin, ang dami natin nalaman kung papaano ang kalakaran until daw ngayon may droga pa rin sa loob. Di umano ha, ng New Bilibid Prison. Ayon yun sa mga nakausap ko na grupo ho dyan. Una sa lahat, pakinggan muna natin itong naging conversation namin kanina at kung saan. Ang panawagan pong ito ni Herbert Colangco ay para kay Pangulong Duterte. Pangalawa, para kay DOJ Justice Secretary Minardo Gibara. Nandito po ang kanyang mensahe. Pakinggan natin ito guys and then pakishare na lang po. At pag ang sinabi rin sa akin, ito pong ipaparinig kong audio, maigsi lang po ito guys, maigsi lang. Maigsi lang po ito. Marami tayong bala. Maigsi lang itong ipaparinig ko, pero kung ano man ang mangyari kay Herbert Colangco pag siya'y napatay at sinabi positive, sinabing lumaban, ang may kagagawan po nito, mga taong nakapaligid din kay Laila De Lima ang nagpapatay. Kahit sabihin natin ang mga general na sinasabi niya, eh mga retirado, may mga tauhan pa po yung nakapwesto. Pakinggan po na natin ito, and then pakishare na lang guys. Herbert, yung kanina nga, 100%, marami nakarinig, dinataan ako ng bigyente, patayin daw ako. Opo kuya. Kasala akong kain-painti. Pagkano naman ni Department of Justice, sige kuya, sige kuya. Ako kontakin ko ngayon ni Secretary Minardo Gibara. Pagkatapos natin, kukontakin ko ngayon. Kung may mga witness, marami nakarinig ha? Apo, kukontakin ko ngayon. Apo kuya. Apo kuya. Tapos, kuya. Ayun, ang sinasabi po niya. Gusto daw silang ipapapatay. Dapat kaninang umaga, hinugot na daw sila dyan sa Camp Aguinaldo ng pwersa, di umano daw, ng taga-DGMP na gusto siyang ipayari. Kaya po guys, sana makarating ito sa taas. At alam ko naman, marami naman tayong kaibigan na nanunood na mga follower natin at mga kaibigan natin sa nasa government ngayon na mga top official na malalapit sa Pangulo. Sana bigyan nyo ng proteksyon ang mga witness. Huwag nyong sayangin ang ginawa ninyong pagpapile ng kaso, pagpapakulong nyo kay Laila De Lima nang dahil lang sa babaeng yan ay mapapatay ang mga natitirang testigo. Huwag natin sayangin. Huwag ho natin sayangin. Sayang ang tao. Ang tingnan ni Herbert Colangco nung nag-uusap kami ng mga past day,
Ninyo ako, willing na akong mamatay. Handa ko nang harapin kung ako'y papapatay ng kalaban. Pero isa lang ang gusto kong mangyari, sabi niya. Magkaroon ng kabuluhan ang kanyang kamatayan. Yun ang sinabi niya. At yung mga hindi niya pa nasasabi po, halos na ikwento niya na po sa akin. Ngayon, yung mga nakwento niya sa akin, sasabihin niya na raw yun sa korte. Lahat. Kaya nga mayroon pagkakataon, guys, may mga pag-uusap kami ni Herbert, na umiiyak yung mama. Wala siyang sinasabi na, ninyo, ibakir mo ako. Wala, walang ganun pakiusap. Simple lang yung pakiusap niya. Tulungan siya na mapagbigyan siya na makapagsalita muli at mabigyan siya ng protection. Para lang lahat ng baho, may ebidensya siyang hawak, lahat mayroon siyang documented kung paano ibigay ang pera, mga Hermes na bag, mamamahali na bag, kay Laila Dilima. Ayon ho yan kay Herbert Kulangko. At yung paninira, natatandaan niyo po ba, guys, yung nangyari kay Colonel Espinido, Juby Espinido, na kung saan dinawit si Colonel Juby Espinido sa Narcolis? Kung natatandaan niyo po yun, napag-usapan din po namin yun ni Herbert Kulangko kung sino, kung siya ba'y naniniwala na si Colonel Juby Espinido ay connected sa drugs, ay kasa-protector. Malinaw pong sinabi niya, ang nasa likod po ng mga demolition ngayon kay Colonel Juby Espinido ay itong mga galamay ni Laila Dilima. Malinaw pong sinabi niya, kahit si Colonel Espinido hindi pa kami nagkakausap o nagkakatext, pero alam ko makakarating kay Colonel Espinido ito. Sana guys, huwag natin hayaan na mapatay si Herbert Kulangko ng kalaban ng pamahalaan. Bigyan natin siya. Ipagdasal po natin si Herbert. Kanina nga sabi ko, Kuya Herbert, magdasal ka. Mas mabisa ang pagdarasal at pananalig sa Poong May Kapal. Pero guys, sa mga nanonood, samahan nun natin ang pagdasal sa kanya nang mabigyan sila ng kaligtasan at nang maisibulat nila ang tunay na pangyayari. Ako alam ko na yan kung sino ang anong mangyayari kay Jobert, kay Herbert. Binigyan niya na ako ng mga pangalan eh. Abangan niyo po sa mga susunod na araw.